What's up, my friends and friendship? Nandito ako sa backyard. Good morning, kumusta kayong lahat? Sana ay okay lang kayo at nag-i-enjoy kayo ngayon sa magandang weather dito sa America. I know sa Philippines is maganda din ang weather. So, ngayon, nagsisimula na ang spring. Magsisimula na ang mga dahon na mamumulaklak ang mga puno at nag-sprout na ang mga leaves. Sabi, ngayon lang ito ang last week na maaraw at mainit, warm ang temperature. By next week daw ay lalamig na naman pero walang ulan. Ganun kasi ang weather namin dito ngayon. Napag-isipan ko, nagbili ako ng mga ipupunla kong mga vegetables. Ito oh. Kaya ipupunla ko siya. Dito ko siya ilalagay sa yung inalisa ng itlog. Dito ko sila ipupunla. Meron akong tomato na pinunla ko kahapon. Nilagay ko doon sa naubos ang kinain ng gopher siguro o kaya yung squirrel. Kaya ito ilalagay ko na lang dito para ipapatong ko. Yan siya. Ipupunla ko na itong talong. Itong ipupunla ko. Pinili ko ito noong last week. Kaya para tamang-tama, sa by March, malalaki na pwede ko na ilipat sa pasok. So, my friends and friendship, welcome back to my channel. Mama Ella Buhulano Vlog and abangan ninyo ang aking pag-umpisa ng aking pagtatanim. At wala namang magawa. So, I just only enjoy the weather. At saka, nag-enjoy ako sa aking pagtatanim-tanim dahil nabuboard ako sa loob ng bahay. Nagiging busy rin ako dahil sa under medical line condition ng asawa ko na nagda-dialysis ako sa kanya. Maming busy ako. Pero nasanay na din ako. So, it makes me easy na lang ang lahat. Okay na siya. Basta, gusto ko lang yung I always be happy. Yung out sa mga problema. Yun lang. At may balak din kami kung magiging okay ang sitwasyon ng asawa ko ay magbabakasyon kami by this coming April or May. Pero tinignan natin kung ano ang sitwasyon. Kaya hindi pa ako nag-assure na sana ay magiging okay lahat. Kaya ito ay ipupunla ko na itong vegetables. Sa totoo lang ninyo mga friends and friendship, wala talaga akong alam sa pagtatanim. Pero nandito lang ako sa Amerika na basta tinanim ko lang, isip ko tutubo lang yun. Pag nilagay mo sa lupa at didiligan mo, tutubo yun. Hindi ako nakakamali, nagtubo naman nung 2 years na akong nagsimula ang pandemic. Doon ako nagsisimulang magtanim nung nandun kami sa aming dating bahay. Nagiging successful naman. Marami naman ako na-harvest sa mga gulay-gulay ko. Ayun, ito. Tatanim ko muna. Siguro. Ayan. Ano ito? Ah, talong. Talong ito. Dalawa-dalawa. Lalagay ko lang dito tapos bibigyan ko. And dito ko siya ipupunla sa yung pinag-alisa ng itlog. Sana hindi matuklasan ng squirrel. At baka mamaya ay matuklasan na naman ng squirrel o kaya ng grouper o busi naman nila. Saka ako na ililipat pag tumubo na si Atlamaki. Ay, tatlo. Dalawa-dalawa ang ihulog ko. Ay, gawang tatlo. Ayan. Parang ang itsura nitong si nitong talong. Parang sili. E, susubukan ko dito. May ikon na. E, nakikita ko naman kasi ito sa YouTube. Yung mga nagtatanim dito nila, nilalagay sa lagayan ng itlog. Kaya, doon lang naman ako nanonood sa YouTube. Sana mabuhay.
Ano na? Oh, tatlo na ito. Yan, tatlo na kadalawa. Dalawa lang kasi kami dito ni asawa. Iatid naman namin mamaya-maya si JR. Malapit lang naman ang work ni JR dito sa amin. Mga 10 minutes drive lang. Iatid namin. Kaya, masarap ng panahon kasi ang sarap dito ng weather sa labas. Yung bang maaraw. Ayun na matitira pa nila. Enough na siguro kapag hindi mabuhay, hindi magtatanim ulit. Ayan. So, ayan na siya mga friends and friendship. Ayan na. Dali. Dito. Meron ako dito. May pinunla ako dito ulit. Nakamatis. Ito naman ay pizza eh. Sana mabuhay. Yan, marami pa akong ipupunla. Hi, Pops! Say hi to my vlog. Nandun siya na papainot. Kaya. Ito. Lalagyan ko lang siya ng topping. Sana mabuhay sila. Sana wag galawin ng mga. Ayan. Bibiligyan ko lang siya. Ayan ko muna. Bibiligyan ko. Bibili ako ng ano, ng parang pang spray para magdilig sa mga ganito. Wala pa ako. Tinatakpan ko baka ikainin. Ito naman ay ang cucumber. Kaya dito ko ipupunla. Dito ko ilalagay din. Kaya, sandali. Dito ko siya ipupunla. Ah. Dalawa-dalawa lang ang aking ilalagay. Dito. Sana mabuhay sila. Kaya, dalawang liliit. Dito. Ayan. Kailangan mabutasan dito. Dito. Ayan. Para iwulog ko lang. Ayan. There you go. There you go. Ayan. Ito. Butas. Butas. Tumubo kayo.
masarap kasi ang cooking bear yung atin in last summer. Marami ako napukuha. Dito wala pa. Ayan, mga friends and friendship. Tanim ako para malibang. Wala na akong time kasi minsan na mag-Facebook. Kasi paano, busy rin ako. Marami akong pinagkakabalan. Okay. Patuloy ko pa rin ang pagtatanim ko, mga friends and friendship. Ito naman ang aking pupunlaan itong tanim, mga friends and friendship. Pag bumili ka, mayroon ka na mabibiling mga tanim na nabuhay na. Ay, okay naman yun ang ginagawa ko. Pero alam niyo, mga friends and friendship, mahal din ang isang puno. $3.99, almost $4. Pero isipan ko lang, sabi ko, bakit hindi ko na lang ako na lang ang magpunla? Kasi exciting naman pag iniantay mo ang tanim mo na tumubo, pag ikaw mismo ang gumagawa. Kaya susubukan ko lang, kung hindi siya mabuhay, ibibili na lang ako ng, pag hindi siya na mabuhay, mga friends and friendship, ibibili na lang ako ng buhay kagad at itatanim ko yung pwede nga may bunga ng, na agad eh. Kaya lang yung bang para na-challenge ako, pag ako mismo ang nagpupunla. Katulad ipupunla ko, at pag tumubo, itatanim ko, mas maganda kaysa, kasi dati mga friends and friendship, bumibili ako ng mga tanim na $3.99 ang isang puno. So, kadami-dami kong ginastos, mga $200 din. Pero nag-i-enjoy naman ako sa mga ginagawa ko, ang saya ng isipan, at talagang nakakatuwa ka tuwing umaga pag nakikita mo na ang mga tanim mo ay parang magsaya-saya at ang tanim mo nagdidilig ka, nagko-cultivate ka, yung inaantay mo ang resulta ng paglaki-laki nila, binabantay mo araw-araw hanggang sa mamulaklak at hanggang sa mamunga. Talagang nakaka-therapy talaga, mga friends and friendship, pag mayroon kang ginagawa like ang pagtatanim. Kaya subukan ninyo. Kahit sa mga paso, yan, sa paso lang ako nagtatanim. Katulad dito sa amin na to, na bagong bahay, hindi masyadong gaanong kalaki ang aming backyard. Mostly na ang mga backyard, may mga tanim na, at alangan namang sisirain ko itong mga dati mga tanim para magtanim lang ako ng seasonal na mga gulay. Kaya, ang ginagawa ko na lang, hanggang kaya kong magtanim sa paso, katulad nito, yung bulaklak, tinatanim ko sa paso. At ito rin noong last year, ito mayroon pa akong mga lemongrass o tanglad, dito ako nagtatanim dito. Ngayon ang ginawa ko, ito, yung old ko na soil na dito sa mga paso, dito ko pinanglagay ko muna dito dahil wala namang rock na nakalagay. Hanggang dito lang naman ang rock. Kaya pwede ko yata itong lagyan lang ng itong mga kanyang mga soil na dati para taniman ko dito na kung ano ang pwede kong maitanim hanggang dito. At i-use ko pa rin itong aking mga paso at ang kanyang mga soil. Yan pa, may mga tanim pa. Ang sarap talaga kaya, mga friends and friendship, pag nagtatanim ka. Kakatirapi. Masaya talaga. Okay. Magpupunla pa ulit ako. At ang ipupunla ko ay itong sili. Dito ko siya ipupunla. Ito na. Dito ko ilalagay. Itong kind ng sili, itong variety ng sili is banana. Ito, ipapunla ko to. Banana. Kaya dito ko, butas-butasan ko lang.
Ilalagay siya sa gitna. Yan ako nagamit ng gloves at nalalaglag ang yan. Yan, may pinagtatabala na ako kasi ng araw na sana huwag nang maglamig. Pero tatakpan ko itong mga friends and friendship ng ano tawag dito yung plastic. Ang mga friends and friendship. Naipunla pa na dyan ang tatlong klaseng, apat na klase ng sili. Bala na kung anong lalabas dito. Sana mabuhay silang lahat. Nandoon pa. Ayan, may mga talong at mayroon pa rito sa ilalim. Pero takpan ko to para magkaroon ng moist, madaling tumubo. Ayan. Ayan, allergy na naman ako. Kaya meron ako ditong hindi ko pa napupunla. Ito. Direct ito sa... Pero mga ano pa to eh. Ring of fire. Ipupunla. Ano to? Yung anghang. Yung super anghang siguro to. Ito, direct ko to. Ito rin, opera direct yung pag mag-summer na. Ito ang hindi po ko pa napupunla. Pupunla ko after. Yan. Dami pa akong gagawin. Iwawalis ko pa to. Okay. Amen. Ayan, bagong niligyo na. Habang tumatagal din, lumalakas na si Abby. Nasasanay na siya sa kanyang PD, peritoneal dialysis. Kaya nakakalakad na siya. Kung okay naman siya, nakakalakad siya talaga kung wala siyang gout. Pero mayroon siyang maintenance na binigay ng doktor na iinumin niya once na sumakit ang kanyang gout. Kaya hatid muna namin si JR 10 minutes drive lang mula rito. Kaya kami lang ang tao dito. Ihatid namin si JR after this. Sarado na lang namin. Bili muna kami ng gulay. May isda kami doon, ipiprito ko lang. Nakakatamad ng magluto. Kaya pasok muna ako sa Seafood City at bibili ng gulay. Ano gusto mong gulay na? Abay, ano lang daw. Basag makain. Kaya punta na lang ako doon sa loob. Tingin muna ako sa loob paano mabibili pang merienda bago ako bumili ng gulay. May banana peel. Ito, may balot. Pasok muna ako. Nasawi ah. Assorted pudding. May coconut. Ito naman ay mango. Mango. Punta tayo dito. Ay, may mangga. Wow. Matamis kaya to? Matamis guro. Yeah, it's favorite. Magkano kaya to? $15.99. Pero okay siya. Matamis. Ito, hinog. Kunin ko sa sabing asawa. Ayan. Ay, nanggan ako. But anyway, mahal lang siya. $15. Pero sabi ko, hindi mo makakain ang pera eh. Pero okay lang. Ito yung gulay. Alam ko, mag-summer, magtatanim ako para yun ako bibili nito. Yan. 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 Hi! This is for silica. Okra. This is okra. Okra, masarap sa sinigang.
Then, nakatayo tayo dito, Panda. Tingin-tingin lang tayo. Ang mga gulay-gulay. Ito din sa kabila, mga fruits. Ayun ang seafood city ito sa amin. Uy! Ayun dito, uy, nagkata. $1.59. Dito na lang kaya ako ayokong kumuha ito. Ayok, ito na lang ang kaya ito kukuha ito. Ayok pa din. Bakit ako ibili ng marami na yun? Dalawa lang naman. Ito. Tomato. Kaya dito ako na mag-isang itatanim ko ang buto sa bahay. Ayan. Ang lalaki is $2.99 ang pano. Ito naman ay $1.49 a pound. Lucky. Gusto ba naman yung diwa na agad ang bibilhin mo? Ito may mga kalati-kalati na papaya, may kalabasa na ate. At ready to cook na this one. Ready to cook na. Kaya dito sa aming seafood city, marami pang mabibili na mga gulay. Pero kung summer, lalo na kung summer, marami kang mabibili. Wala silang sabon. Friends and friendship. Meron din sila rito ng niyog. Look. Para niyo sa Pilipinas lang may niyog. Dito meron. Meron din. Oo. Ang luya nila. Sana ito na lang ang kailangan ko yata. Ano yung mga buko dito, mga friends and friendship ko? Look. Buko. Wala na akong mabibili. Ah. Ito is special Adeline special cookies. Chicharron. Gusto ba naman magpili ng mga frozen? Andito siya. Yung magagawa ka ng kasaba cake. Mayroon din dito na mga kasaba na ready to cook agad. May mga buko din at may mga nyug. Yun. Kaya dami nila ditong magpili sa store na to. Ito ang seafood city sa amin dito. Na dinadayo ng mga Pilipino talaga. Dahil nandito lahat ang gusto mo. If you want to eat fish, maraming fish. Kala niyo, dyan lang sa Pilipinas ang meron. Dami kami dito. Yan, may kasaba, oh. Ano kayang bibilihin ko? Wala mo. Ayad na ako. Ay, teka, wala pala akong oyster sauce. Wala na akong oyster sauce. Oyster sauce. Ang oyster sauce na yun. Para pwede pang kalasa ng mga liluto ng gulay.
Ito ang kaya ang oyster sauce niya. Ang oyster sauce. Wala. Oyster. Ako gusto na yung bumili. Minsan may mga tuyo. Wala. Ito pampano. Ito yung tinapa. Di mangga. Ang nabili ko, mangga at saka ayan, kamatis. Yun lang. Bili ako ng friends and friendship, bili muna ako ng gulay dito. Sa grill seat. Gulay. Ay, ayun. Ay, ano yan, langka? Ano po tayo? Bigyan ba ako ng langka? Ah, small size lang. Yan, langka ang gulit. Ito. Sari ang ulam nila dito. Ayan. Ayan. Magkano ang small size po? $5.99. Okay. Pilipinas ang may banana. Yung meron din dito. May turon. Yung sa ilalim po. Ayan o, sa ilalim yan. Masarap. Oo. Han, kakain ako ng banana. Yung mga friends and thank you. Ayan ang mga pagkain nila rito. Dito kami bumibili. Pag tinatamad ako kami magluto kasi ang sarap ng mga pagkain nila dito. Kaya dito kami pumupunta. Kaya ayun. Ay, may siupaw pa. Tingnan yung mga friends and friendship, may siupaw. Kaya tara na kayo, tingnan tayo. Yes. Ay, okay. Ayan. Arty Boutique. Tingnan ako dito sa Goldilocks. Baka na mag-display. Ay, ayan. Magkano ang isang, ano niyan? Order. Yung kaya yan, yung ano ba yan? Yung... Kumba? Oo, magkano yan? Kumba. O, oh, bigyan mo ako ng isang order lang. Ah, bali. Ah, bali. Small size. Eight. Ah, pareho lang. Eight lang, basta ganon. Ay, talaga. Mura naman. Tingnan niyo yung mga friends and my friendship. Ang mura ng Goldilocks. Ang Goldilocks, ang tinda nilang mga... Kumbaya yan, ano. Ang mura. See? Wala na, yun na lang. Okay. Sarap. Ayan, ang sarap. Wow. My friends and friendship. Ang, ito ang Goldilocks namin dito sa Concord. Daming mabibili mga friends and friendship. Oh my God. Good. Ibang klase mga friends. Friends and friendship, nakakita na ako ng subscriber. Nanonood din pala siya ng mga vlog. Kaya palabas na pa. Ayan. Okay. Itong seafood city namin dito sa may lugar namin. Ayan siya. May grill city kami dito. Dito kami bumili-pili ng mga pagkain. At ayun naman, may mga boutique naman siya. At doon naman sa kabila is Red Ribbon. Nandun ang grocery sa loob na pinanggalingan ko. At ito yung Jollibee na kung saan dito din yung anak ng si J.A. nagtatrabaho. At nandun naman ang LBC. Kaya marami dito mapagbilihan dito. Kaya maraming puntahan. So my friends and friendship, let's go. So, alis na ako. Inaantay na ako ni asawa. Bili lang ako ng ulam sa loob. So, mga ulam po na bili. Tulad ng dati. Yun pa ang pasok na ako dito. Nagbili ako ng mangga na sabi mo na minis mo yung mangga. Tapos nagbili ako papa ng
banana cue. Hold mo muna yan. O, pakita mo nga yung banana cue natin. Ayan yung banana cue, kakainin namin dalawa habang nag-drive. At may ginataang langka akong binili. Ito. Linabog. At ito may humba ako, yung binili ko kanina. May mangga. Lalagay ko doon sa likod. Okay, that's it for today, my friends and friendship. Don't forget to subscribe my channel, Mama Ella Boholano Vlog. Don't forget the notification bell just to update you if I have my new vlog. And share, like, and comment down below the box. Okay, bye-bye!